Kidlat News Updates. Opo si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, umabot na rin sa lungsod ng Rafah sa Gaza ang airstrikes ng Israel ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Egypt. Partikular na tinamaan ng pambobomba ang Rafah border crossing na lagusan patungong Egypt. Ang nasabing border pa naman ang inaabangang mapagtawiran ng higit 1 milyong Palestinians at mga dayuhan na naipit sa gulo sa Gaza mula nang magirian ang Israel at Hamas. Nananatili itong nakasara at bantay sarado ng Israeli Defense Forces o IDF sa kabila ng panawagan ng Israel na lumikas ang mga sibilyan sa Gaza para hindi madamay sa napipintong ground assault ng IDF sa Palestinian militant group na Hamas. Kung magtatagal, pangamba ng mga nais lumikas, bukod sa banta sa seguridad ay paubos na ang supply ng pagkain at tubig sa Gaza. Ang problema, kailangan pa ng approval ng Israel sa mga lalabas at mga papasok sa supply sa Gaza, kaya karamihan sa mga humanitarian aid mula sa ibang bansa nakatenga lang sa labas ng border. Sa border din na ito, planong padaanin ang higit 100 Pilipino na nais lisanin ang Gaza. Sa oras na i-anunsyo ang international crossing sa Egypt, sasalubungin ng mga ito ng opisyal ng Philippine government sa kaasikasuhin ng kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Una nang humiling ang United Nations ng tigil putukan at humanitarian corridor para maihatid ang mga supply sa mga inosenteng sibilyan. Isang individual ang lumantad sa social media kahapon na umanoy sa larin sa likod ng mga nagdaang cyber attacks sa ilang ahensya ng gobyerno. Sa video post sa X, isang Diablocks Phantom ang naghayag na siya ang nasa likod ng pangahack sa website ng Philippine Statistics Authority o PSA kamakailan. Dagdag pa niya, ginawa niya lang daw ito dahil sa passion at walang malalim na rason na nagtulak sa kanya para i-hack ang website ng ahensya. Ayon kay DICT spokesperson Assistant Secretary Aboy Paraiso, gumagawa na sila ng investigasyon sa pagtukoy, sa pagkakakilanlan at pagbeberipika ng pahayag ng Diablocks Phantom sa tulong ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Maliban sa PSA, kabilang din ang Philippine National Police o PNP at Department of Science and Technology o DOST sa mga ahensyang biniktima umano ng Diablocks Phantom. Batay naman sa pahayag nito, wala siyang balak na ibenta ang nakolektang impormasyon ng gobyerno mula sa panghahack at nangakong buburahin ang account pagkatapos ng insidente. Umaasahan ko ninyo na buburahin ko ang data na hawak ko. Pagkatapos ko ng insidente ito ay wala na po siya Black Phantom ang mabubuhay sa cyberspace. Pag-out na po ako at mamuhay na ng normal at papayapa, kaya na po bigyan ng pansin ang ating gobyerno na kahalagahan ng cyber. Muli po katawan. Naghahanda na ang Bureau of Immigration o BI sa bugso ng pasahero sa paparating na holidays kabilang narito ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE at Undas. Sa isang media forum, sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na magiging very long weekend ang October 28 hanggang November 5 dahil sa magkakasunod na holidays. Dahil dito, magpapadala ng augmentation o karagdagang personnel ang kawanihan sa airport at hindi muna pahihintulutan ang vacation leave sa mga empleyado nito. Kaugnay niyan, hindi rin muna papayagang mag-leave ang BI employees mula November 15 hanggang January 15, 2024 para naman sa inaasahang dagsa ng pasahero sa Christmas season. Ayon sa BI, nasa 4 milyon ang expected arrivals sa huling quarter ng taon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.